Biglang nagulat di umano si Christine Samson, isang gamer at blogger, sa kanyang nabalitaan galing sa kanyang mga supporters sa kanilang napanood na video na inilabas ng Project Nightfall na isang kilalang page na di umano kung nagpaalam ba na ginamit ang kanyang larawan sa content video ng Project Nightfall. May halong inis at galit dahil bukod sa walang paalam na paggamit ng kanyang mga larawan e napasama pa di umano sa isang adult website na OnlyFans si Christine Samson, na mariin tinanggi ng gamer. Kaya naglabas ng kanyang saloobin si Christine Samson sa pamamagitan ng biglaan pag-live sa page niya. At dito ay humihingi siya sa buong team at content creator ng Project Nightfall na bawiin kung maari at burahin agad ang nasabing video na hindi naman totoo. Agad din nag-reach out si Aegon sa kanya through private message to apologize, ngunit may iba pang gustong mangyari si Christine. Tara at panoorin natin. Hi guys, so ayan, napalive tayo ng madal... Ay, ayan, nag-reply si ate. Ate Aloja, minessage ko. Hindi, nag-message lang ko. Ah, sige, ate, gising ka pa po. Guys, yun nga eh. Kakagaling niya lang sa live niya. Galing sila sa live mo. Yun. Nagulat din kami ngayon. Kasi parang kaka-post nga lang. So yun, para sa mga nanonood dito. Gusto ko lang i-clear yung... So yun, first time ko mag-live about sa issue ng camera at camera. Pero buti lang, 1 hour pa lang. Gusto mo hal dito? Kasi kanina nung naglala... Ha? Anong research? Hindi, kasi Project gusto ko... Pag nakita kita, sinasabi ko sa'yo. Kasi ang gara, grabe, nagla-live si Hal. Sayang na-delete ni Hal. Pero if ever may nakapag-screenshot, parang may mga nag-screenshot kaya, no? Minimension na kayo. Pero sayang, walang clip. Sobrang shocked kami, lalo na ako nung nakita ko, kala ko pa naman, edited, kasi usually minsan may mga ganun. Nilalagay yung mga photo ko sa kung saan-saan. Kunyari, ay, Ate Christine, ikaw ba to, ganyan-ganyan. And ako, sobrang confident ako kasi wala talaga akong mga ganun. So, hinahayaan ko lang. Tapos, ngayon, parang, ang daing nagme-message sa IG ko. So, parang, hindi na-edited to ah. So, habang naka-live siya, nagpunta kami sa Project Nightfall. Ganun, nagpunta kami sa Project Nightfall. Tapos, nakita namin, legit nga, na ginamit nila yung photo ko. Na hindi naman totoo kasi about siya sa Only fans. Only me kanina pa yung nasasabi ko. Only me tsaka only you eh. Yun. About siya sa only fans. Tapos parang naglatag siya ng pictures of... Alalo, ba't na... Kailangan yung okay. Charge natin. Sige ka maabay. Hindi. Sige lang, sige. Tali pa siya. Okay. Tapos yun. Ayan, nag-reply si ate. Hindi ko ma-replyan. Tapos, 109 na part. Nandun yung photo ko. And sobrang shocked ako kasi parang, shit, never ako nagkaroon ng ganun. And never akong gagawa. Pero yun, kanina ko pa din sinasabi na wala naman akong masamang, ano yung tawag doon? Masamang... Judgment. Oo, wala akong masamang judgment sa mga naggagawa ng ganun. Kasi syempre, may mga ibang tao na yun na lang yung only way nila to survive life. Diba? So ako, wala ako doon. Sadyang ang problem ko lang is, bakit nandun yung photo ko? Tapos parang syempre, pag dito sa Philippines, once na may ganun, yung mga tao like magme-mention without... doing research na parang ano ba, without asking the real person na nandun kung totoo ba yun o hindi. So ngayon, napalive tayo ng ganitong oras. Alin, ayan na. Bad trip! And ako, tanongin nyo man si Hal, nakikita mo ba lagi ako nanonood ng mga video nila? Hindi mo nakikita? Sila ma... Yeah, I can hear it in the background, the guy's voice. Kasi sobrang galing niya na vlogger. And ang pagkakaalala ko, sobrang fan din kasi ko ni Nas. Ang alam ko, doon ko siya unang nakita. Parang group sila, apat ba sila, or what? So, kaya ako sila sinundan. Tapos, shit, hindi ko alam na magiging content niya ako. For the wrong reasons. Oo nga, like... Gumagawa sila ng ano... ng issue. Nang maling... So, yan guys, if alam niyo po yung address ng Project Nightfall, sabihin niyo po agad sa akin at pupuntahan ko. Gusto ko lang siyang, kausapin. Sorry guys, kasag si Ate Aloja. Ay, hindi pa nagsisindi si Ate sa JC for my ate. Kasi, kaya ang una kong minessage, si Ate and si Kuya Will. Kasi ang alam ko, manginginig yung boses ko sa Ines. Kasi like, ang gara.
sobrang kara na sa pakiramdam mo. Like, alam ko sa sarili ko, nang iningatan ako ng family ko, ng mga brother ko. And of course, ni Hal. Tapos, makikita mo nung photo mo dyan. And of course, yung mga friends ko, sila mami dyan. Sobrang ingat nila sa akin since then. Since dati. Sila ate Alodia. Sila Kuya Will. Tapos, biglang may ganun. Shit. So, hindi ako papayag. I-address natin to. Kahit anong oras na. Nasira tuloy yung live niya. Nagla-live siya kanina eh. Kumakanta siya dito. It's lumapit ako kasi hindi ko rin alam kung kanino ako lalapit. Guys, no need to send stars. Yeah, we just wanna just address that. It's not her. Ako yung nasa photo, pero hindi yeah, ako gumagawa. Yeah, but it's not, yeah. Like, she doesn't have an account and she would never do such a thing. Yeah. Her family and her close friends know who she is. And lalo na ako. I know who she is, so. And kayo, feel ko naman hindi naman ako like, we just hope you guys don't believe, you know, believe what you see. Sana po, sign up with like you guys can believe what we're saying and take our side of it kasi you know Christine, but actually my message you know yeah we messaged mine actually si Hal si Hal yung sana eh sa English vocabulary medyo kulang yung vocabulary ko pero nakarating naman galit pinagalog ko na lang ako nang translate pala yeah may message namin kasi parang pero mas okay sana kasi and hindi naman, ko siya palalagpasin sobrang pikong-piko ko. If the guy's page is at like 927,000 followers sa IG, baka pwede niya din siyang i-message. Please. Ipakita niya yung screenshot and just explain to him that it's they used her picture without her permission and they used it for false... Wrong reasons, false accusations. Yeah, so, yun lang guys. We just wanna let it out there. She's susura ako until now. Ba't nagagalit kayo? Okay, sige later. Pwede naman yan palitan eh. Naiinis ako. Sobrang naiinis ako. Sorry. Ano? Na actually, winawait ko. Eh, si ate, alo, baka i-call ko siya after nitong live. So, yan nga. Para sa mga ngayon palang pumunta dito, anong issue daw? Guys, sina-address ko lang kasi sobrang ako rin. Parang magpa-vlog kami. Parang magpa-vlog kami kaya andito ako. Tapos nag-ayos ako, like, nag-highlighter ako. Tapos nag-kilay. Tapos yun, lipstick, syempre. Kaya kung makikita nyo, yung story namin, kakapost lang namin na magbibigay kasi sa amin kung who's most likely. Tapos biglang may ganong nangyari. Ang daing nagme-message sa akin regarding Project Nightfall. Na yun nga, ginagamit nila yung photo ko. So parang sobrang ano naman. Tapos chinek namin, parang ako lang yung Pinoy doon. Ako lang talaga. So yung message request ko, parang may mga bastos din na nagme-message, or like may mga nagme-mention na ng mga friends nila, parang, oh, yung crush mo, may ganito, may ganyan. Pwede bang wait? Parang ako rin, nagulat, ba't ako nandun? Like, wala. Halos, parang kumit ang sakit ng heart nila, sorry. Sorry guys, kailangan ko ng tulong niya kasi sa live niya una ako nagsalita. Kasi parang akala ko ngayon una is edited, kasi hindi na ako bago sa ganun eh. Dati pa, 2020 pa. Pero ngayon, ang kutob namin, parang ano siya, may gumamit ng photo ko. Kano ba yun? Gaby ba yun? Parang profile picture. Baka ginawa nila, pin-profile picture nila. Tapos, pero if ever, sa mga nandun, nakakakita, public ba yun private? Saan ba? Only fans. Private yan eh. Parang subscription, diba? Guys, kahit siguro mag-subscribe kayo, try nyo. Check nyo kung sino yung babaeng nandun. Hindi talaga ako. And yun, inuulit ko, wala akong bad intentions para sa mga may ganun and no judgments. Ang akin lang is kiniklear ko lang yung name ko na wala po akong ganun. And sa mga ano, if you guys think that she did do it, willing naman si Mendel makipagsuntukan sa inyo. Si Mendel. Nag-chat sila, yun know, yung GC namin, punong-puno. So, yeah. Kaya seryoso to, serious matter to. Kasi mamaya, mali nyo, mangyari siya sa girlfriend nyo, sa pinsan nyo, sa kapatid nyo. So, mabuti na ina-address natin, di ba? Hindi ko siya palalampasin talaga. Kamukha nung sinabi ko kanina, sobrang fan ako nung mga vlogs nila. Tapos, kasi ako talaga sobrang naniniwala ako sa mga ano nila, content. As in. Tapos, wala. Hindi pala legit. Hindi pala totoo. Sakit ng puso ko. Diba? Pero nakakatuwa kasi ang daing nagko-comment and nagsishare na, bakit nandito si Christine Samson? Bakit nandun? Lagay niyo sa ano siya, 109. Tama ba? Ba't kanina 108? Ano lang ako ng loob? Baby ko to. Yun. Ta? Hindi ikaw yun. Ako yung photo, kasi selfie yun sa mirror eh. Kaso wala akong account. Yun yung sinasabi ko. And after this live is magpo-post ako regarding that. Kasi
Ang alam ko nga, like, pwede talaga magsampa ng kaso, case. Yun. Pero, di ba? Pero yun. 168 pa ako. Sabi ni Mami Jo. Mami Jo. Yun lang. At least now, nakapag, ano na ako, like, nasabi ko na sa inyo yung part ko kasi mahirap. And ang dahil ko na rin friends na nagkaroon ng mga ganito kunyari na hindi naman totoo. Na hindi na-address. Ano to? So, akala ng mga tao like totoo, pero... Yeah. Ano? Gags only fans. Ah, may mga nag-ano sila. Reply pala. Akala ko kikausap eh. Reply. Yun. So, wala. Yun lang. Kahit na. Yan lang. Actually ako like wala akong against sa lahat ng ano nila. Ako fan. Pero yun. Yun lang talaga. Ikiniklear ko lang yung name ko ah. Kasi mahirap eh. Wala pa kasi akong nakikitang topic ngayon kasi parang nung mga nakaraan, parang weekly may mga issue topic. So ngayon, parang may answer na agad. Yeah. Kasi kaya din ako nagsalita kasi ma-affect yung work ko. Ma-affect siya. And sa... Tama yung sinabi ni Archer. Sobrang totoo niyan. Nabasa mo yung comment? Sa Archer to your friend. Kasi, sobrang lawak ng reach niya. So yun, dahil nagme-mention sa akin. Yun lang naman. And, tutuloy namin yung vlog. Tuloy natin yung vlog. Okay lang. Okay ako mag-vlog. Address ko lang siya sa post. IG. Sa... Huwag naman. Pero diba, yun lang. Baka hindi rin nila alam. Yeah, baka hindi rin nila alam na... Ano, baka may gumamit nga talaga ng photo lang. Pero yun, I'm just here to clear things up. Ingat kayo palagi, huwag kayo maglalabas. Eh, manood nilang kayo ng vlog namin. Nagagawin ngayon, na medyo naudlot, umabot na ng 12:30. Pwede pa pause namin bukas sa YouTube page ko. YouTube niya. Yan lang. Sorry talaga. Abala. Yan lang. Thank you guys. Di ko di-delete yung live. Hindi ko i-delete. Okay to. Pero if ever kasi, if ever may mga mag-mention pa, for sure pupunta sila sa akin eh. Sa para i-check kung true ba yun. So, yun lang. Bye. Ingat. Stay safe. Ingat kayo palagi. God bless. Drink lagi kayo ng water. Lagi kayo mag-sanitize ng hands. And huwag niyo ingatan yung health nyo. Mag-pray kayo always. And, yun. Si Kuya Lance, nag-chat-chat pa. Hey Lance. What's up? Gusto ko yun. Gusto ko yung Kuya Lance. Gusto ko yung nagpapa-shoutout ka. Yun lang. Bye. Ingat kayo palagi. And, ayan. Lalo na tayong, bago tayo maniwala sa mga haka-haka. Research muna. Yeah, mag-research tayo. And maski sa maliliit na bagay, bago ka mag-judge ng tao, make sure na totoo and may proofs ka. Diba? Kasi mahirap. Kapag sa inyo nangyari, yung false accusations, eh, case best. Parang hirap. So, yun lang. Lalo sa panahon ngayon. Ingat. Bye. Love you all.